gagawa na naman ako ng video. Okay. Hello everyone, welcome back again to my channel. So it's me again, Gracia Mediana. So may bago na naman tayong video na aking i-share sa inyo para may apply nyo rin sa inyong store, okay? So base sa ating title, sales target yung pag-usapan natin or sales quota every day and every month or every year. Okay, ngayon. So bago ang lahat, thank you so much sa mga subscribers ko. Of course, I'm always saying this sa lahat ng mga video ko. Nagpapasalamat ako sa aking lahat ng aking mga subscribers, viewers, sa mga bagong viewers ko at hindi ka pa nakapag-subscribe. Please do subscribe on my YouTube channel and please don't forget to click the notification bell para ma-notify kayo in every videos that I uploaded. Okay. So yun na nga yung pag-uusapan natin ayan. So all about sales target every day, every month, or every year. Pwede rin naman yun. Sales target or sales quota. Dapat ba meron kang sales target sa iyong tindahan every day or every month? Dapat ba meron ka niyan sa iyong kahit maliit lang na sari-sari store? Dapat ba? Dapat ba meron? Pwede naman hindi. Dito sa store ko, ina-apply ko talaga, dapat meron akong sales target every day. Bakit? Kasi nga, may mga bayarin tayo dahil. No? Hindi pwede wala sales target. Kasi sa sales target pa lang, nalalaman natin kung kaya ba natin bayaran yung ating monthly mga monthly expense. Kaya ba natin, umaabot ba tayo sa exact amount na kaya ba natin bayaran yung ating mga bayarin every month? Okay, share ko sa inyo yung mga ginagawa ko. Baka naman po ay pwede nyo rin ma-apply sa inyo, ha? Ay sa inyong tindahan. Okay, ano ba yung mga pinagagawa ko? Okay, what are the strategies that I applied for my store? Okay, yung my store. Okay. Ito, may sales target ako. Every day, sales target or sales quota. I think pareho lang yun. Okay. So, kasi nga, before po kayo maglagay ng sales target, dapat alam nyo po yung operating expense nyo monthly. Ano ba yung operating expense? Mag-definite po, alam ko ano yung operating expense. Operating expense, the expenses that you use sa inyong store. Let's say, for example, ako, meron akong business loan. Okay. Magkano ba monthly ko sa business loan? 8,000. Sa rental, 7,000. Sa internet, 1,800. Tapos, sa electricity or sa kuryente, eh, minimum amount is 4,000. Minimum amount po yan kasi yung kuryente ko nagre-range lang po ng 3,000 to 4,000 lang. Depende po kasi yan. Hindi pare-pareho yung amount. Merong 3,400, merong 3,600. Depende po yan. Pero pinaka-maximum amount po yung 4,000. So, total niyo po lahat yon. Tinotal po yun lahat. Yung business loan ko, rental, internet, at saka kuryente, umabot po siya ng 20,800. So, yun, yung mga bayarin na yun, doon ko po pinukuha ang pambayad sa store ko. Since po, yung tubo na ina-apply ko po dito sa aking store is 10% to 20%. Yes po, 10% to 20% at saka depende po yan sa amount. Okay. Minsan, for most of the time, yung ina-apply ko po dito sa store ko is 15% to 20% po. Tapos, magkano nga ba yung kinukuha ko sa store ko para pambayad din sa bayarin? Of course, 10% lang po. Para naman yung other 10% or yung other 5% na pinapatong po doon sa mga produkto ko is dagdag na po rin po sa pang-capital ko para hindi ko na po makain yung capital. Okay? Nag-gets nyo? Na-explain ko ba lahat? Na-explain ko ba ng klaro? Okay? Please notify or comment below me kung hindi nyo masyadong naiintindihan. Okay? Okay. Okay, example. Sa kape. O, ito. Sa kape. Itong kape na to. Yung ano ko dyan, yung capital is, I think, 12.05 times 20%. So, 14.46. O, 20% na po yan, ha? Less. So, dapat may 2.41 na po ako dyan na income.
since ang bintahan dito ay 16 pesos, alangan naman mag 14 ako or malangan naman 14. Ako lang mag 14 dito. Eh, lahat ng tindahan dito is 16 yung bintahan. Di ba kaawayin pa ako doon? Naaway na nga ako dito kasi nga ang baba ko doon mag-presyo. So, ano lang siya, 16 less 12.05 yung capital, mayroon akong 3.95. So, sobra-sobra na yun sa 20%. No? Yan. So, yung kinukuha ko lang dyan sa income is 10% only. Huwag naman natin kunin lahat kasi nga, ruling tayo dito at saka yung other na income mo, pandagdag mo na rin yun sa capital mo para hindi ka masyadong malugi or hindi mo na, para pandagdag mo sa capital mo para yung store is lumalaki ng lumalaki. Slowly but may progress. Okay? Sige, next. So, natotal ko na nga siya yung operating expense ko, 20,800. Tapos, dinivide ko siya into 30 days. Kasi within 1 month, 30 days lang po siya. So, yung total niya is 693.34 pesos. So, nirun off ko na siya into 700. Okay, 700 times 30 days is 21,000. So, magkano ba dapat ang exact amount para makakuha ka ng 10% na 700? So, sa 7,000, ang 10% doon is 700. So, dapat, ang kuta ko per day is 7,000. Ang kuta ko per day, ang sales target ko per day is 7,000 para makakuha ako ng 700 pesos na income para mabayaran ko yung monthly operating expense. Monthly operating expense ko. Okay? Naklaro? Naintindihan niyo ba yung yoyo ko? Yung ina-explain ko? Or masyado akong fast. Masyadong mabilis ako mag-explain or please comment down below if naintindihan niyo para naman po ma-change. So yun na nga, balik tayo. So yun na nga, dapat talaga yung sales target ko every day is 7,000, which is times ko ng 30, tapos dapat na 7,000 times 30 days is equivalent to 210,000 monthly. So, dapat makasales ako ng 210,000 monthly para mabayaran ko yung operating expense ko monthly, which is 21,000. So, hindi naman lahat may mga araw talaga na yung matumal yung benta. No, pero hindi naman permanente. Pero dito sa store ko, yung sales ko naman is hindi naman siya below 5,000 pesos. 5,000 up. Minsan umabot siya ng 8, 9 or 10, depende yan. May mga araw talaga na matumal, pero pagka the other day, pagkasunod na araw is up naman din yung sales niya. So kibali, yung sales yesterday na hindi ko na-reach yung sales target ko is mababawi ko siya the other day kasi nga minsan sobra ako sa quota, sobra ako sa sales target. Let's say, nag-sales ako na every day ng 9,000 or 10,000 or 8,000. So, sobra-sobra na yung sa aking sales target every day, which is 7,000. So, ano lang yun siya. Bawi-bawi lang din. Pero, minsan, lumagpas, minsan, hindi. Pero at least, alam ko sa sarili ko, dapat talaga may sales target tayo para alam natin talaga kung kikita tayo o hindi or kaya ba natin bayaran yung ating monthly bayarin. Okay. Kung nagtatanong kayo, bakit yun lang yung monthly operating expense mo, yung gastos niya everyday? Hindi ba sila kumakain? Hindi ba kami kumakain? Of course, kumakain kami, no? Hindi ko kinukuha kasi yung budget sa pagkain namin dito sa store. Minsan, kumukuha kami dito, pero nililista ko yan. Kasi nga, yung pagkain namin, kinukuha namin siya sa sweldo ng asawa ko. Kasi yung asawa ko, may trabaho pa naman siya. Pero, pag wala na kaming loan, yung loan talaga namin, is dito, pwede ko na siya dito kunin sa store, yung budget namin para sa pagkain namin. Pero as of now, hindi pa siya na-paid yung loan. So, dapat talaga doon ko siya kinukuha sa salary ng husband ko. So, yun. Dapat isip-isip tayo, no? Dapat balance talaga. Dapat talaga tayo mga babae is very creative.
creative or power. Balance talaga sa lahat ng bagay. Dapat maalam tayo, no? Dapat alam natin kung tayo talaga yung humahandle sa mga finances dito sa atin, sa family. Kasi okay din naman sa mga lalaki, pero usually kasi sa mga lalaki, which is trouble sila in terms of budgeting or financing, lalo na sa husband ko, diba? So, I handle na lang all the budget. So, yun na nga. Lahat ng aking mga yo-yo. Sana po yung na-share ko dito sa... sana po yung mga na-share ko ay pwede nyo rin po i-apply dyan sa store nyo. O diba kaya kahit hindi man lang sa store, sino dito yung ano, yung nakatry na mag-work sa isang mall or sa isa, I think also sa mga kooperatiba. So, lahat naman ata ng klase ng negosyo may ano sila, sales target talaga, di ba? Kaya nga, minsan paglagpas na sa sales target, yung iba nagbibigay ng incentives. O, di ba? Alam niyo yun? So, dapat talaga may sales target para ma-identify mo if you are earning or lugi, di ba? Kaya bang bayarin or hindi? If hindi kaya, dapat mag-adjust. O, di ba? Adjust and adapt. So yun na nga, that's it for today's video. I hope naman po ay may natutunan naman tayo sa aking mga sinishare sa inyo kung ano yung mga ina-apply dito sa store ko, yung mga strategies na aking ina-apply. Sana po ay may dagdag kaalaman na naman po tayo. So I hope you guys enjoyed watching. Thank you sa panonood po, sa lahat ng mga nag-subscribe at sa mga viewers. Hello po sa inyo, please do subscribe and click the link po yung notification bell. Thank you so much for watching. Bye! Gracias, everyone!